na lang kaya kung ganito karami araw-araw, mauubos ang aming ostya. Kaya huwag po kayo magsisimba araw-araw, ha? Huwag po, huwag. Kasi mauubusan ang ostya, huwag ganyang karami. Paunti-unti lang. Okay? Sabi ko, sana tuwing Linggo merong abo para maraming magsimba. Hindi nyo ba napansin? Last year, kayo po ay nagwagayway ng palaspas. No? O sana sa anak ni David. Ganyan-ganyan, no? Alam nyo ba yung pinapahayag nyo nun? Ang pinapahayag nyo nun, Kristo, ikaw ang aking hari. Lord, ikaw ang masusunod sa buhay ko. Lord, ikaw lang ang aking aariing Panginoon. Ang ganda po talaga ng Palm Sunday. Kaya lang, through the years, yung pangako mo, gaya ng palaspas, natuyo. Dati, ang ganda-ganda, luntian, ano? By the day, tinitingnan mo kung saan mo nilagay, maya-maya natutuyo na. Parang yung pangako natin, Lord, ikaw masusunod, pero ako muna ngayon. Lord, ikaw ang hari, pero baka naman pwedeng kahit ako isang buwan lang. At yun yung sinasabi ng mga palaspas na dati nating ipinangakong ikaw, Lord, ang masusunod, ngayon natuyo na. Kaya nung Tuesday, bago mag-Miyerkules ng Abo, sinunog. No? Sinunog. At nung February 14, itinapal sa mukha mo. Hindi nyo ba napansin? Ito lang ang tanging araw, ulitin ko, Ash Wednesday, ito lang ang tanging araw kung kailan ang tao, kahit mga kababaihan, payag madumihan ang mukha nila. No? Ito lang yung araw na yun. Kasi, ibang araw, panay retouch ka, di ba? Ayaw mo madudumihan mukha mo. Retouch ka ng retouch. Pero Ash Wednesday, sige lang, Father, lakihan mo pa. At ikay papasok ng trabaho, taas noo pa, kahit mayroong kang krus dito. Oh no, nagpaabo ako. No? Pero sa totoo lang, hindi po yung pinagmamayabang yun eh. Bakit? Kasi yung sinasabi nun, itim sapagkat tayo makasalanan, pero pakrus dahil tayo may Diyos na tagapagligtas. Amen? Sino sa inyo po nagsimba nung Ash Wednesday? Ah, alam ko naman eh, kasi iba meron pa oh. Hindi nyo pa nga natanggal eh. Okay. So kung doon natin sinimulan yung Kwaresma at pinahayag natin doon, ako'y abo. At lahat pupunta sa alabok. Kaya hutinan nyo po nyo, ganda-ganda ng sinasabi ng Ash Wednesday. Bakit? Ano mang naipon mo, ano mang naabot mo sa buhay, ano mang naipundar mo, ano man yung nabili mo, mag-araman sa sasakyan mo, bahay mo okay man, may titulo ka man, ang dami mo mang passbook, kapatid, sa huli, lahat yan, alabok, aray. Kaya huwag masyadong dadamihan. Ha? Baka ikay masaktan lang sa huli. Lahat pupunta sa alabok kahit ikaw. So, dahil tayo makasalanan, sinabi ng Ash Wednesday yun, ano ang mga paghahanda patungo sa bagong buhay na kaloob ng Diyos? Lalagay ko yung relo ko dito, ha? Kasi pangako ko, hindi ko tatagalan eh. Okay. Ano ang mga paghahanda patungo sa bagong buhay na kaloob ng Diyos? Eh, huwag na tayo lumayo dun sa acronym. Kaya alam nyo, tatlong punto lang po ang aking sasabihin. Okay? Kaya nga ho, Ash Wednesday eh. Ash. Ano-ano yun? Ayuno? Samba? At hati. Hati tayo. Gets nyo? Okay na? O, tapos na. Uwi na kayo. Ah, hindi pa. Ayuno, samba at hati. Yun yung ebanghelyo nung Miyerkules na Abo. Fasting, prayer, and almsgiving. Okay? Ayuno.
O, ano muna ang sinasabi ng simbahan? Review muna tayo, ha? Total, bukas, Friday. Baka nagbabalak kayong maglungganisa at tusino bukas, eh, pinapangunahan ko na kayo, Biyernes bukas. Okay? Pag sinabing fasting, di ba? One full meal on Ash Wednesday and Good Friday. Kausap ko si Christopher kanina, parang nalulungkot siya, Father, sapagkat ang birthday pala niya, Good Friday. Okay. Hindi ka makakapaghanda ng karne kako. Okay? Pero ngayon lang yan. Don't worry, next year, hindi na yan Good Friday. Okay? So, one full meal. Ash Wednesday lang kapag Good Friday, yung fasting. Kaninong edad? 18 to 59. Sinong 60 pataas? Taas ang kamay. Yehey! Pwede nang hindi mag-fasting? Pwede na. Kaya lang, pero pang isa eh. Abstinence. Diba? Sabi rito, no meat on Ash Wednesday and all Fridays of Lent. Sabi-sabihin, bukas ha? Lent and Friday bukas. Pero sino ang kasama rito? Ligtas ba yung ating mga senior citizens? Ay, Diyos. 14 and above. Kaya, Nay, Tay, hindi ka exempted dito. Kahit si Juan Ponce Enrile na nag 100 years old. Okay? Sino dito ang 13? Pababa. Maliban sa akin. Wala. Sino rito ang and above? O, lahat tayo yun. Okay. So, lahat tayo, abstinence. Bakit? Ano ba yung abstinence? Mga kapatid, lagi niyong tatandaan na ang Kwaresma, kabagamat may panawagan na mag-ayuno, hindi po ito ang espiritu talaga ng pag-aayuno. The spirit of Lent, when it comes to fasting or abstinence, is about sacrifice. Sabihin niyo nga, sakripisyo. Ibig sabihin, ito ay paghimpil o sabihin nating pag-iwas sa mga bagay na kinagigiliwan mong gawin kahit na hindi naman kasalanan. Hindi talaga kasalanan, pero kinagigiliwan mong gawin. Halimbawa, pwede mo bang sabihin ngayong Lenten season ganito? Ay, dahil Lent, at sabi, mag-ayuno. Hindi mo na ako magnanakaw. Tama ba yon? Tama po yon? Hindi tama yon. Kasi kahit kailan, hindi ka naman dapat nagnanakaw. Kaya huwag mo sabihin, ah, ito ang sacrifice ko ngayon. Hindi ako mangungupit. Pwede mo bang sabihin ngayong Kwaresma, dahil Lent, hindi mo na ako manchichismis ng kapwa. Hindi rin ganoon. Yung sinasabing sacrifice ay yung sobrang panonood ng TV, panonood ng Netflix, pagkain ng marami. No? Hindi naman masama yung kumain eh. Hindi rin masamang uminom. Hindi rin masamang manigarilyo. Naniniwala naman ako dun eh. Pero ngayong Kwaresma, pwede mong bawasan. Now, eto, aandar po yung pagiging exorcist ko. Okay? Meron po akong sasabihin sa inyo na dapat ninyong malaman. Kailan ba umaatake ang demonyo para kayo'y tuksohin na hindi kayo magsakripisyo? Yan. Let me tell you this as an exorcist. The devil is afraid of a person who offers sacrifices. Ayaw ng Diablo yung sa taong nagsasakripisyo. Ayaw niya nun. Ayaw ng Diablo sa taong mapagbigay, may malasakit sa kapwa. Ayaw ng Diablo sa mga ganong tao. Kaya hanggat maaari, tutuksuhin ka niya at aatakihin ka niya para ikaw ay hindi makapagsakripisyo.
para ikaw ay hindi makatupad sa pangako mo ngayong Kwaresma. Kasi alam ko marami sa inyo nangako ngayon, hindi ako kakain ng karne buong Lent. Hindi mo na ako magfe-Facebook buong Lent. Kasi ho, ang tukso, ganito yan. Tandaan nyo ha? Ang tukso ay lagi papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Isa pa, mas malakas. Pag hindi yan maganda, hindi masarap, hindi madali, hindi yan tukso. Okay? Guess nyo? Meron ba namang magsasabi, alam mo, natutukso ako magsimba. Kalokohan yun. Natutukso akong umatin ng recollection. Eh sa totoo lang, di naman masarap to eh. Sarap-sarap humilata eh, di ba? Ba't naman ako pupunta rito, layo-layo, 6 hours mula Antipolo? Sakripisyo to. No? Pero gagawin ko to. Kasi mahal ko kayo. Pupunta ako dito. Okay? Kaya hindi ko ni sinabi kanina umaga, natutukso akong pumunta ng iba. Hindi. This is an offering. Okay? This is an offering. So, kailan umaatake ang Diablo? Eto ha. Tingnan nyo mabuti to ha. Para po pag naranasan nyo, pwede nyo sabihin, eto na yung sinasabi ni Father. First, the devil attacks when you are already vulnerable. Ako po, ang pangako ko ngayong Lenten season, buong March, hindi po ako kakain ng karne. Beef, pork, chicken, pasundot-sundot. Pero yung beef tsaka pork, hindi. Kaya ho, ang tukso, napakatindi. Hindi ho kumakain ng okra. Aaminin ko sa inyo, hindi ako kumakain ng okra. Kaya hindi ako tutuksoy ng Diablo sa okra. Kasi hindi yun masarap sa akin. Kayo rin. Hindi kayo tutuksoy ng Diablo sa isang hindi ka nasasarapan. Hindi tukso ang okra para sa akin. Baka iba sa inyo, hindi tukso ang ampalaya. Anong tukso? Chokes to go. Mga ganyan. Okay? Natatandaan nyo nung si Kristo pagdating ng 40 araw? Bakit kaya sinabi ng Diablo, gawin mong tinapay yung bato? Ano sa tingin nyo kung bakit? Kasi gutom na siya. Di ba? Gutom na siya eh. Para bang sinasabi ng Diablo, o gutom ka na, gawin mo ng tinapay yung bato. Huh? Yan ang tukso. Papunta sa masarap. Papunta sa madali. Okay? Vulnerable. O di kaya, yung mag-asawa nag-away sa bahay. Pagkatapos, si Sir pupunta ng opisina. Napansin ng sekretaring maganda na si Sir ay galit. So ang sekretary naman, mamasayin si Sir. Sir, okay lang yan. Do you want coffee? Ayun na. Vulnerable. Gets mo? Okay. Pangalawang pagkakataon, ang Diablo ay maatake kapag ikay nangakong magbabagong buhay. Di ba, no? Napapansin niyo yun? No? Siguro iba sa inyo, nangako, magro-rosary ako gabi-gabi. Ay, sasabihin sa'yo ng Diablo, wag na. Bukas na lang. Ikaw naman, oo nga, no? Okay? Magsisimba ka na tuwing Linggo. Di ba, ang hirap-hirap na ang struggle? Lalo tigit kung hindi ka nasanay. Yung mga lektor dyan, ako, liturgist ako ng 20 years. Alam ko na yung mga sumbong sa akin minsan. Magpapapalit yan kahit na wala namang gagawin. Ang sasabihin na lang, may sakit siya. Talaga naman. Pero kapag nangako ka, hindi, lahat ng assignment ko, pupuntahan ko. Saka atake ang Diablo. Huwag ganyan, sasabihin niya.
Pahinga ka na lang. Okay? Kalakip nito ay yung pangatlo. Umaatake ang Diablo kapag ikay pagod na. Alam niyo po, kapag halimbawa galing ako sa isang recollection, retreat, by the way, kayo na po ang pangatlong bibigyan ko ng recollection ngayong March. 8 po lahat ang recollection ko ngayong March lang. 8. Pangatlo pa lang kayo. May 5 pa ako, Lord. Ano? May 5 pa. Iba't ibang diocese po. Okay? At alam niyo po, pag umuwi ako ng parokya, pagod na pagod ako. Yung pagro-rosaryo, minsan, nalilimutan ko na. Kaya kinukuha ko agad yung rosary. At pag sabi kong, I believe in God, nalaman ko yung technique. Ano yung technique? Kapag nag-rosary kayo at hindi nyo natapos, sabihan nyo agad yung guardian angel nyo, tapusin mo nga. Ikaw na bahala. Natatawa kayo, ha? Pero totoo yun. Totoo yun. You may begin the rosary, pray the rosary, pero sana wala namang sadyaan. No? At ako, tinatabi ko lang sa guardian angel ko, pag hindi ko natapos, ikaw na magtapos, ha? Totoo pala yun. Hindi mo lang maririnig na tinapos niya. But you will fall asleep holding the rosary. Okay? Kaya minsan po, no, pag